Teka lang, ay ulit. Okay, game. If you're new to my channel, welcome. If you're not new to my channel, welcome back again. For today's kaartehan, nakikita nyo naman, nandito tayo sa maarting restaurant, Brown and Butter Cafe dito sa Singapore. Kung gusto mo malaman kung saan to, nilagay ko na lang sa link below para mapuntahan nyo kasi sobrang sosyal ng pagkain. This one is avo burger. Mukhang avocado, diba? Avo burger. And then something healthy. This is the mango chicken salad. And then mac and cheese na cauliflower. And as you can see, meron dalawang drinks dito. Dahil of course, hindi ako nag-iisa. Kasi kung nag-iisa ako, hindi ko kaya i-video to. So ngayon, tatawagin na natin ang aking special guest. And at ngayon ay nakakulot na ko siya. Ito ang aming valedictorian, yung kami ay nag-aaral pa, ang aking classmate na si Nikki! Hello! Yes! Mag-try muna tayo kasi nakalang Michigan para diretso kain. So ngayon, ang tagal namin hindi nagkita. Kasi nga, nag-quarantine and all, nagkahiwalay kami. So ngayon na ulit kami nagkita, kaya bear with us. Timing! Nagsasalita ako lang kung ano. Let's drink! Libre nga pala niya. So, ang gagawin natin ngayon is a sit-down, sat-down, ano ang tama? Sit-down. Paano sit-down? So, this is parang chikahan lang kung ano mga napagdaanan namin. So, sa mga classmates naman dyan, hello? Hi! Tatanungin ko na lang siya kung paano siya nakapunta sa Singapore, kung ano mga gusto niya sa Singapore. Kasi mas matagal siya. At saka siya din dahil lang kung bakit nandito ako sa Singapore. Gano'n ka nakatagal dito sa Singapore? I've been here for 8 years. Oh, natagal niya! Since 2012. Nandito noon yung sister ko. Which you know. Yeah. Ate Golda, shout out! Shout out! Next question. Ano yung pinaka natutunan mo dito sa Singapore? Dapat last question ko yun. Pero yun ang alam sa akin. Pinaka natutunan ko, that you really have to work hard. Well, kasi you're in a foreign land. So you have to prove na worth it yung pag-stay mo dito. Na hindi siya hindi sayang yung binigay niya opportunity kayo to be here, to have that opportunity. Really have to prove yourself. Improve yourself. Hindi ka dapat masatisfy sa isang ano lang. Kailangan continuously na yung let yourself grow as an individual. Tama. Actually, hindi lang naman yun dahil nasa ibang bansa kami or what. Kahit nasan tayo yung lupalop ng mundo, kailangan talaga na nag-grow tayo as a person. Diba? At saka ito nga pa lang pinag-uusapan namin to, ito yung talaga ay on the spot. Ang next question is, paano ka pala nakahanap ng work? Hoy! Kung todo, ano ako, apply sa Jobstreet, JobsDB, Monster, nagpunta ako sa mga agency, lakad sa init para makapunta sa mga agency. Tatlong interview lang yata ako, or dalawa. I think after a day or two, sinabihan na nila ako na ano, mag-report. Na iayusin na nila yung passport. Yun. So, dun, no? Kung magsisipag ka, makakahanap ka talaga ng work. Siyempre, galingan mo din sa interview para naman mapasok sa mga kanila. Nag-work ka na sa Pinas, di ba? Ano yung difference ng employer mo sa Pinas tsaka dito or yung parang way ng work, ng pag-work? Actually, feeling ko, ano, mas
mas relaxed ang working environment dito as compared to sa doon sa experience. Sa experience. Mas relaxed dito. Oo, sa experience ko lang. Kasi siguro yung format lang na nung nagtrabaho kasi ako sa Pinas, nag-ganaw ako sa law office, sa call center. So, iba yung ano, yung nakasanayan ko na trabaho noon. Katapos, nung dito na, mga construction na, so mas mga, kumbaga, hindi sila masyadong formal kausap minsan. Yung mga, yung talagang nagtatrabaho sa site. Yun. So, yun ang difference. Pero I'm not sure kung ganun sa lahat. Pero, ang nakita kong difference is the way people interview dito po unang-una kong pumasok dito. Ano, very casual sila mag-interview as compared sa Pinas. Yun ang difference. Pero the working style, hindi naman siguro masyadong nagkakaiba. Depende lang. Nagkaiba lang kasi yung pinasok kong industry. Yun. Alam nyo nga pala, dito, yung mga boss, hindi namin tinatawag na sir, ma'am. Kahit gaano pa siya kataas, ang tawag na namin kung anong pangalan niya. Like Steve or Paul. Ganon lang. Hindi yung Sir Paul. Hindi ganun. Hindi sir, ma'am. Hindi sir, ma'am, sir. Hindi. So, dito, kung ano, first name basis ang tawagan dito. Ano pa yung pwede ko yung tanong? Kung na lang may turista na pupunta, or friend mo, or kung sino ba, saan mo siya dadalhin dito sa Singapore? Sa Gardens by the Bay. Sa... Ang tawag doon? Kay Merlion. Esplanade. Signature. Tapos papangunahin mo ba siya pag nasa Merlion siya? Siyempre, kailangan. Pag may time, malimbawa matagal dito, definitely sa Universal Studios. Kasi paboritong-paborito ko yun nung bago pa ako dito. Oh, dinala niya ako na. Ay, papakita ko pala. Ito yun, no, nung pumunta kami sa Universal Studios. No, birthday ko. Yun yung regalo niya sa akin, pumunta kami doon. Yes. Alam niyo kasi, katulad nga nang sabi ko, valedictorian kasi namin siya. So ngayon, pag valedictorian, syempre matalino. Tatanong kita. 10 times 5. Syempre tatanong ko lang, alam ko yung sagot mo. So, anong natutunan mo? Natutunan mo habang nagtatrabaho ka dito sa Singapore? Ang natutunan ko, huwag ka magpapa-api. Hindi, ang natutunan ko is of course, kahit saan trabaho naman, kailangan mo talagang mag-work hard and kailangan mo talagang gustuhin yung ginagawa mo. Kailangan mahalin mo. Kung ilalagay mo yung heart mo doon, dadali, at saka mas ma-enjoy mo, at saka hindi mo mamalitin yung sarili mo. And at the same time, kailangan marunong kang makisama sa ibang tao kasi iba-iba yung makakasalamuha mo. Iba-ibang lahi. Oh, iba-ibang lahi, iba-ibang salita, iba-ibang accent. Yeah. Yeah, you know. Yun pala isa sa mga natutunan mo. Natutunan kailangan yung accent mo, minsan ibabagay mo talaga kasi hindi ka maiintindihan. Oo, hindi maiintindihan. Lalo na ng taxi drivers. Oo, totoo. Pero alam na nila pag Pilipino. Sasabihin na nila, yung Pilipino ah. Yung Philippine? Yeah, Philippine. Next question natin. Dahil napapanahon. Wow. Napapanahon. Relevant. Relevant to the story. The current situation. Ano naman ang masasabi mo sa government dito kung paano nila na-manage yung COVID? Ano yung parang ano mo? Point of view or parang opinion or suggestions? Actually, since nung nag-start tong ano, even before it was declared a pandemic, maganda yung way ng pag-handle ng Singapore sa situation. Kasi they're always on top of things. Even yung pag-identify paano ba nila gagawin yung process ng contact tracing, yung mga pwede nilang gamitin na technology to make it more efficient. Isa sila dun sa mga advanced
sa isa sila sa mga na nanguna doon sa part na yun. Nagkaroon ng konting struggle sa mga foreign workers. Pero eventually, na-manage din naman nila. And ngayon, na-maintain ng Singapore yung number at a certain level na pag i-compare mo, it's to other countries, it's really managed very well. It's very commendable. Tapos, continuous pa rin sila, nag-iisip pa rin sila ng ways to improve kung paano nila gagawin yung mga bagay-bagay dito. And in fact, ngayon, nagsisimula na sila to open things up. We can start to get a little bit more comfortable to move around. Kaya nakita na kami. Tagal ko mo kayo hindi lumabas. Kaya nakita na kami. Pero ngayon, yun, hindi ka na ganun katakot. May konting, konting worry na baka madala ko to, baka ano kaya maging reaction ng katawan ko if ever na makuha ko. Pero you know that you will be taken care of ng government. Yun. They give that sense of security in terms of managing the pandemic, I think. Yeah. At saka yung mga infected kasi is naka-isolate na siya. Pero syempre, kailangan pa rin nasundin yung mga safety precautions. Kailangan naka-mask, kailangan nag-sanitize, kailangan everyday, meron kaming app. Nag-lalano ka din ba yung nagsasend ng nagsasend kami ng twice temperature. A day. Yeah, twice a day. Ng temperature reading namin. And merong ditong app na kung may yung para matrace nila agad if ever na infected yun ng virus. Pag pumunta ka sa place na yun at nag-login ka doon, tapos nag-login din yung may virus, so pupuntakin ka nila. So, mabilis matrace yung if ever na affected ka din ng COVID. Last question na talaga sa lipo. Yeah. Ano yung masasabi mo sa mga viewers? Sana na-enjoy nila kahit parang hindi ko alam kung ano ba yung advice? Advice mo sa kanila? No. Sa pag-anap na work o sa working sa mga OFW or sa mga gusto magtrabaho abroad? Dapat ready ka. Dapat handa ka emotionally, mentally sa pwedeng mangyari sa iyo. Minsan mas maganda tingnan yung opportunities sa ibang bansa. Pero you really have to think about ano ba yung priority mo sa buhay. Gusto mo ba with your family or if you really need to provide for them, be prepared mentally, emotionally, sa kung ano man yung haharapin mo. Yun. Thank you so much. Welcome. And yun na nga, sa lahat ng mga gustong magbalak na magpumunta dito or maging OFW, dahil nga may COVID, so hindi pa ganun kadali ang lahat ng bagay. Pero if it's meant for you, mangyayari yun. Basta magsusumikap ka lang. And, di ba sinasabi nga nila na mga OFW daw yung mga bagong bayani? Ang totoo naman nun is lahat tayo is pwedeng maging bagong bayani kung kaya nating mahalin ang ating bansa at the same time mahalin ang ating mga pamilya at maging mabuting tao. So, yun lang. I thank you. So, ngayon, uubusin na namin itong pagkain. And, para nga ma-enjoy namin itong brown butter cafe. Which is really, really good. Mm-mm. At saka healthy talaga siya. And, parang mga fresh na fresh yung mga vegetables nila and yung avocado. Kasi bihira naman ngayon ang avocado, diba? Yung avocado nila, sobrang masarap. And sobrang cute ng mga presentation, yung mga table, plating, na gano'n. At kakaiba yung kanilang mac and cheese cauliflower. Amazing, diba? Cauliflower healthy. So ngayon, kakainin na namin ito, tatapusin na namin ito. Thank you! And we're back! Tapos na kaming kumain. dito sa Brown Butter Cafe, located at Forum, the shopping mall in Orchard. Yes, in Orchard. So, pag bumaba kayo ng Orchard MRT, maglalakad lang kayo at makikita nyo rin ang inyong hinahanap. And, ayun na nga. Thank you all guys for watching at sana may natutunan kayo at na-enjoy nyo ang aming chikahan/kainan. Thank you! Hi!